Ang mga insekto hindi lang ginagawang pagkain sa New Zealand. Pupuntahan namin ang isang taniman ng mga gulay kung saan ang mga insekto hindi itinuturing na peste, kundi tagapangalaga rin ng mga tanim. Merong bagong pamamaraan ng pamumuhay na tinatawag nilang community gardening. Kung ano yan at paano ito ginagawa, alamin natin. Hello, good morning. Nakilala namin ang grupo ni na Trevor. Alright, so I came all the way from Manila, the Philippines, to visit your practice here. Can you show me around? Ang kanilang community garden o taniman ng mga gulay, pinagsasaluhan ng iba't ibang tao. Sa kanilang taniman, natural na proseso raw ang kanilang ginagawa para mapalaki at maani ang mga gulay. Ang daming mga dito nag-grow sila ng cabbage, iba sa kanila nag-grow ng mga herbs, and iba tomatoes and all that. Yung mismong gulay at yung prutas na pinapalaki nila, sila mismo yung nagtanim, sila mismo yung mag-aanis. Wow, looks so fresh. Look at this. Tingnan mo, parang ano, parang talagang commercially made, but this is organic. They're all organic here. Hindi gumagamit ng pesticide o anumang kemikal sila Trevor. Dahil iniiwasan rin nilang mamatay ang ilang mga insekto na kumakain dito. This place is not just a garden for feeding humans. Mm-hmm. It's to feed all the creatures. So ang galing ng konsepto nila ng biodiversity, kasi kung ititignan natin, this is just a garden. And nagpapakain sa kanila, nagbibigay sa kanila ng sustenance in a very organic way. But nagiging isang space din siya kung saan nakikinabang pati yung mga insekto na pupunta dito. In a way, affecting and improving the other gardens all over this small space. Ipinakita nila sa amin ang ilan sa mga ilalang at nanginginain rito. Sa hindi kalayuan, nakita agad namin ang isang kakaibang gagamba. Kakalabas lang niya mula sa kanyang sapot. Oh, so it's like berries. So the sex spider uses that as a retreat, like a hiding place. Uh-huh. So during the day, it would hide away in that and then come out at night time to do hunting. Unang-una, nakita natin may sack doon na gumagalaw. I got so interested in it. Spider pala. It comes out and goes back again. Yun yung kanyang bahay at first time natin makita, kaya nakaka-intrigue and it's very fascinating also. Isa raw itong hunting spider. Ginagamit niyang taguan ang kanyang sapot tuwing umaga. Nocturnal o sa gabi ito aktibo para maghanap ng mga insekto. Tulad ng langgam at lamok na maaring peste sa mga pananim. Merong isa dito ang nakita kami na ang dami-dami nilang parang mga cockroach-like insects, no? Nasa ilalim ng bark ng tree. So ito yung mga slaters. Mahalaga raw ang ginagampanan ng mga slaters sa taniman. Itinuturing kasi silang mga decomposers. Nagsisilbing pataba sa lupa ang kanilang mga na-decompose na puno. Introduced o hindi raw natural na natatagpuan sa New Zealand ang slater. Mula ito sa Europa. Binomonitor nila Grace ang bilang ng mga ito para hindi maging banta para sa ibang insekto at sa taniman. Sa New Zealand, masinsinan nilang pinag-aaralan ang bawat insekto.